Magandang araw mga bata! Ako, si Binibining Emily, ang inyong guro sa Pilipino. Kumusta ka na? Handa ka na ba sa ating panibagong aralin? Magaling! Mga bata, tingnan nyo nga ang inyong mga kamay. Malinis ba ito? Kung hindi pa, kailangan maghugas muna kayo ng inyong mga kamay at mag-disinfect ng inyong mga gagamitin sa ating aralin gamit ang alcohol. Bakit nga ba kailangan nating maghugas ng ating mga kamay? Bakit kailangan nating siguraduhin palaging malinis ang ating mga kamay? Tama, upang makaiwas sa lumalaganap na sakit ngayon. Nakahanda na rin ba ang iyong ballpen at papel? Kung gayon, kunin mo na ang mga ito para makapagsimula na tayo. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay yumuko at manalangin. O God Almighty, behold us Thy loving children, offering Thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent in our studies, that we may merit Thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Isang magandang bati sa'yo! Mahilig ka bang makinig at magbasa ng mga kwento? Ano-ano ang mga kwentong nabasa mo? Sa araling ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan. Una, natutukoy ang mga elemento ng kwento. Tagpuan, tauhan, at banghay. Ikalawa, nasasagot ang mga tanong sa nabasang kwento. Naaalala mo pa ba kung ano ang pangalan? Tama! Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, buok at pangyayari. Tukuyin ang mga pangalang ginamit sa loob ng talata. Tukuyin natin kung ito ba'y tao, bagay, buok, hayop o pangyayari. Basahin muna natin ang talata. Napakasaya ng aming karanasan sa bukid. Isinama ako ni Itay. Kami ay nagtanim ng talong, kamatis at kalabasa. Naligo rin ako sa batis bago kami umuwi. Sa aming pag-uwi, nadaanan namin ang pinsan kong si Lino. Naglaro kami sandali at uminom ng buko. Binigyan rin ako ng aalaga ang pusa. Ang saya ng buhay probinsya. Ano-ano ang mga pangalang nabanggit sa talata? Meron tayong bukid. Yan ay pangalang Pambalana. Yan ay pangalan ng isang lugar o pook. Itay. Yan ay ngalan ng tao. Lino. Yan ay ngalan ng tao. Pusa. Yan ay ngalan ng hayop. Tama. Pagtambalin ang mga salitang nasa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B. Maaari kang gumamit ng diksyonaryo. Sa hanay A, ang mga salita natin ay aparador, pulseras, manikurista, kwintas, at pamana. Hanapin natin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa hanay A. Handa ka na ba? Okay, aparador. Ano nga bang kahulugan ng aparador? Letter A, hiyas na isinusuot sa leeg. Letter B, malaking sisidlan ng damit. Letter C,
palamuting bilog na hiyas na isinusuot sa may pulso sa kamay. Letter D, isang kayamanan o bagay na ipinasa. Letter E, taong naglilinis ng kuko sa kamay. Alin dyan ang kahulugan ng aparador? O may aparador ba kayo sa bahay? Ano ang gamit ng aparador? Ito ay pinaglalagyan ng damit. Tama! Kaya ang tamang sagot ay letter B. Malaking sisidlan ng damit. Kapag sinabing sisidlan, ito ay taguan o lagayan. Number 2, pulseras. Ano ibig sabihin ng pulseras? Ito ay sinusuot sa kamay. So, ang tamang sagot ay letter C. Palamuting bilog na hiyas na isinusuot sa may pulso sa kamay. Letter C. Okay, number 3. Manikurista. Ano ibig sabihin ng manikurista? Letter E. Ito ang taong naglilinis ng kuko sa kamay. Manikurista. Number 4. Kwintas. Anong ibig sabihin ng kwintas? Tama, letter A. Ito ay hiyas na isinusuot sa leeg. Palamuti na isinusuot sa leeg. Number 5. Pamana. Siyempre, ang tamang sagot ay letter B. Isang kayamanan o bagay na ipinasa. Ayan, pamana. Basahin natin ang kwento na pinamagatang Pamana ni Cheche Cortez. Naghalungkat si Noreen sa lumang aparador ng kanyang lola nang bigla niyang nakita ang isang pulang bestida na may disenyong bulaklakin. Sinukat niya ito at humarap sa salamin. Saktong-sakto ang sukat nito sa kanya, kaya't nagpasya siyang lumabas upang ipakita ito sa iba. Nagtungo siya sa kanilang kapitbahay na si Aling Turing at tinanong ito, "Magandang umaga, Aling Turing. Kamusta po ang aking kausuotan?" "Naku, ineng, napakaganda mo. Pero mas gaganda ka pa kung lalagyan natin ng malaking pulseras ang iyong kamay." Nagpunta naman si Noreen sa tindahan ni Mang Isko. "Kumusta po kayo, Mang Isko? Ano pong masasabi mo sa itsura ko?" Tanong ni Noreen sabay ikot. "Napakaganda mo, Ineng. At mas lalo ka pang gaganda kung lalagyan natin ng malaking laso ang iyong buhok," sabi ni Mang Isko. Nagtungo naman si Noreen sa bahay ng kanyang tiya. "Tita Kayla, tingnan mo po ang aking suot. Bagay po ba?" tanong ni Noreen. "Oo naman, mas lalo ka pang gaganda kapag sinuot mo itong berdeng sapatos," sagot ng kanyang tita. Habang papauwi na si Noreen sa kanilang bahay, napadaan siya sa parlor ni Aling Susan, isang manikurista. "Noreen, ikaw pala!" saad nito. "Naku, mas lalo kang gaganda kung may pakpak sa likod mo at magmumukha kang anghel," sabi ni Aling Susan. "Ina, bakit tila may kulang pa rin po sa aking kasuotan?" tanong ni Noreen. Napangiti ang ina at isa-isang inalis ang mga palamuting nakasabit sa anak. "Noreen, anak, hindi mo kailangan ng maraming bagay sa iyong katawan upang maging maganda. Mas mahalaga ang pagiging simple. Alam mo ba na ang damit na yan ang pinakapaboritong suotin ng iyong lola? Halika, may ibibigay ako sa iyo," ang sabi ni Aling Marta papasok sa kanyang kwarto. "Aba, napakaganda naman yan, Ina.
sabi ni Noreen habang isinusuot ng ina ang kwintas na may palawit na hugis puso sa kanya. Ingatan mo ang kwintas na ito, pagkat pamana pa ito sa akin ng iyong lola. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Sagutin natin ang sumusunod na tanong base sa kwentong binasa. Number 1. Saan nakuha ni Noreen ang pulang bestida? Tama, sa aparador. Ngayon, sino-sino ang naglagay ng palamutin sa katawan ni Noreen? Tama, meron tayong Aling Turing, Mang Isko, Tia Kayla, at Aling Susan. Naging masaya ba si Noreen sa kanyang itsura? Hindi. Bakit hindi? Dahil tila may kulang pa sa kanyang kasuotan. Ano naman ang ipinayo ng kanyang ina kay Noreen? Sabi ng kanyang ina, mas maganda ang simple. Ano ang natanggap na pamana ni Noreen sa kanyang ina? Ito ay ang kwintas. Yung kwintas ay pamana pa ng kanyang lola. Nagustuhan niya ba ito? Opo, nagustuhan ni Noreen ang kwintas na pinamana sa kanya. Ngayon, palawakin natin ang iyong kaalaman tungkol sa elemento ng kwento. Tara, simulan na natin ang talakayan. Mula sa kwentong iyong binasa, sagutin at pag-usapan natin ang sumusunod. Tungkol saan ang kwento? Ito ay tungkol sa pamanang kwintas at bestida, o tungkol sa pulang bestida ng lola ni Noreen. Sino-sino ang naglagay ng palamuti sa katawan ni Noreen? Si Aling Turing. Si Aling Turing nagbigay ng pulseras. Si Mang Isko naman ang naglagay ng laso sa kanyang buhok. At si Tita Kayla ang nagbigay ng berdeng sapatos. Si Aling Susan ang nagbigay ng pakpak. At si Aling Martha, siya ang ina ni Noreen. Siya rin ang nagbigay ng kwintas. Sila ang mga nakausap at nagbigay ng palamuti kay Noreen. Sila ang tinatawag na mga tauhan. Saan niya natanggap ang mga palamuting ibinigay sa kanya? Sa bahay ni Aling Turing, ang nagbigay ng pulseras, sa tindahan ni Mang Isko ang nagbigay ng laso, sa bahay ng kanyang Tita Kayla ang nagbigay ng berding sapatos, sa parlor ni Aling Susan ang nagbigay ng pakpak, at syempre sa kanilang bahay kung saan ibinigay ng kanyang ina ang kanyang kwintas. Ito ang mga lugar na pinuntahan ni Noreen at kung saan niya natanggap ang mga palamuti, at tinatawag natin itong tagpuan. Ang sinabing tagpuan, ito ay lugar. Lugar na pinuntahan ng tauhan natin. Ang mga pagbigay at pagtanggap ni Noreen sa mga palamuti sa kanyang katawan, ang mga pangyayari na tinatawag na banghay. Ngayon, ano ang maikling kwento? Ito ay isang uri ng pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. At ang maikling kwento ay merong tinatawag na elemento ng kwento. Letter A, tauhan. Ito ang unang elemento ng kwento natin. Tauhan.
Ito ay may mahalagang elemento ng maikling kwento sapagkat tumutukoy ito sa mga gumaganap sa kwento. Pangunahing tauhan. Sila yung nagsisilbing pinakabida sa kwento at sa kanya umiikot ang kwento. Sino ang pangunahing tauhan sa kwentong binasa nating pamana? Tama, siya ay si Noreen. Siya ang pangunahing tauhan natin dahil sa kanya umiikot ang kwento o siya yung bida sa kwento. Sino-sino pa ang ibang tauhan? Sina Aling Turing, Mang Isko, Tita Kayla, Aling Susan, at si Aling Martha. Tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar, atmosfera, at panahon kung saan naganap ang kwento. Saan pumunta si Noreen sa ating kwentong binasa? Sa kapitbahay, tama. Sa tindahan. Bahay ni Tita Kayla. Sa parlor. At sa kwarto ni Aling Martha. Banghay. Ito ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari. Gawin natin ito para sa banghay. Pasunod-sunod o pagsunod-sunod rin ang mga pangyayari sa kwentong binasa. Lagay natin ang bilang 1 hanggang 3 sa bituin. Basahin muna natin. Napadaan si Noreen sa tindahan ni Mang Isko at nilagyan siya ng malaking laso sa kanyang buhok. Ito ba yung unang nangyari? Nakita ni Noreen ang kaibigan ng kanyang nanay na manikurista at ipinasuot sa kanya ang daladalang pakpak dito. Ito ba yung una? Naghalungkat si Noreen sa aparador ng kanyang lola at nakita niya ang pulang bestida. Agad niya itong isinuot at humarap sa salamin. Okay, saan kaya dito ang unang nangyari sa ating binasang kwento? Ang unang nangyari ay naghalungkat si Noreen sa aparador ng kanyang lola at nakita niya ang pulang bestida. Pangalawa naman ay napadaan si Noreen sa tindahan ni Mang Isko. At ang pangatlo, nakita ni Noreen ang kaibigan ng kanyang nanay na manikurista. At ipinasuot sa kanya ang daladalang pakpak nito. Unti-unti mo nang nakikilala ang 3 elemento ng kwento. Kaya't ipagpatuloy mo pa ang pagsasanay. Sige, simulan na natin. Sino ang nagsuot ng pulang bestida sa kwento? Sino? Si Noreen, tama. Saan niya kinuha ang damit? Saan? Sa aparador, tama. Ano ang ibinigay sa kanya ng kanyang nanay? Binigyan siya ng quintas or pendant. Piliin natin sa loob ng kahon ang mga salita para mabuo natin ang talata. Ang pagpipilian natin ay pendant, pulseras, Mang Isko, sapatos, laso, at tiya. Okay, handa ka na ba? Simulan na natin. Sinabi ni Aling Turing na mas babagay kay Noreen ang suot kung siya ay maglalagay ng blank sa kamay. Anong sagot? Tama, pulseras. Sinabi naman ni Blank na mas bagay sa kanya ang damit kung maglalagay siya ng laso sa buhok. Sino ang nagsabi noon? Sino ang nagsabi na mas maganda kung may laso siya sa buhok? Si Mang Isko, tama. Si Blank
naman ay nagsasabing o nagsabing ternohan niya ng berdeng blank ang damit. Berdeng? Tama, si Tita Kayla o Tia Kayla. Ano yung ititerno niya sa kanyang damit? Yun ay berdeng sapatos. So sa bandang huli, ang ina ay naghandog sa kanya ng blank na hugis puso. Ano yung binigay ng kanyang ina? Tama, pendant o quintas. Anong natutuhan mo sa araling ito? Ibigay mo ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga titik upang mabuo ang salita. Number 1, ito ay tumutukoy sa gumaganap sa kwento. Ano ang sagot? Tama! Yan ay tauhan. Number 2, tumutukoy ito sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari. Ano ang tawag natin? Tama, banghay. Ito ay isang uri ng pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Dalawang salita ito. Ang tamang sagot ay maikling kwento. Number 4, ito ay tumutukoy sa lugar, atmosfera at panahon kung saan naganap ang kwento. Anong sagot? Yun ay tagpuan. Tama. At number 5, ito ang nagsisilbing pinakabida sa kwento. Anong tawag natin sa kanya? Dalawang salita ulit ito. Siya'y tinatawag na pangunahing tauhan. Hanggang saan na ang iyong kaalaman at kahusayan sa pagtukoy ng elemento ng kwento? Tauhan, tagpuan at banghay. Sige, basahin mo ang sumusunod na kwento. Mamaya, sagutan natin ang mga katanungan. Sagutan natin ang letter A. Ang mga tauhan sa kwento ay sina? Roy, Rico at Ray. Letter B. Ang mga lugar na kanilang pinuntahan ayon sa kwento ay? Huyupan Cave. Kawa-kawa, wildlife, pag-asa, at kagsawa. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa tekstong nabasa. Lagyan ng bilang 1-5 sa patla.
Studio 8, kwento ko sa laysay mo. Alam kong mahilig kang manood ng mga pelikula, teleseryeng masugid mong sinusubaybayan at ang mga usong-usong mga K-drama. Subalit, alam kong maliban sa panonood, higit mong gusto ang pagbabasa sapagkat madali mo itong mahanap sa iyong aklatan o iba pang sanggunian. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang matututunan mo ang sumusunod na kasanayan. Una, natutukoy ang bahagi ng binasang kwento. Simula, kasukdulan, at katapusan. Ikalawa, na isasalaysay muli ng wastong pagkakasunod-sunod ang nabasang teksto gamit ang larawan, signal words, at pangungusap. Basahin natin ang maikling kwento sa ibaba. Tukuyin natin ang mga elemento ng kwento at isulat ito sa loob ng sandwich organizer. Ang pamagat ng kwento ay si Oscar at Omar ni Maria Teresa I. Cortez. Matalik na magkaibigan si Oscar at si Omar simula pa pagkabata. Oras-oras laging naglalaro ang dalawa gamit ang laruang oso. Isang araw biglang nasagasaan si Oscar ng puting sasakyan. Kaya dinala agad siya sa ospital para magamot. Agad-agad na pinuntahan ni Omar ang kaibigan para siya'y alalayan. Malaki ang pasasalamat ng kanyang Tito Selmo na nakaligtas siya sa peligro. Nagpasalamat din si Oscar kay Omar sa kanyang pagbisita. Hanggang sa paglaki, hindi mapaghiwalay ang dalawa. Lahat ng bagay ay ginagawa nila ng magkasama. Sino-sino ang tauhan natin sa kwento? Si Oscar, si Omar, at si Tito Selmo. Sino naman o saan? Saan ang tagpuan ng ating kwento? Ito ay sa bahay at ospital. Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan. Sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? Tama! Ang matalik na magkaibigan ay sina Oscar at Omar. Saan dinala si Oscar pagkatapos ng aksidente? Tama, dinala si Oscar sa ospital. Paano sila naging matalik na magkaibigan? Magaling! Magkasama silang naglalaro at nagdadamayan. Kaya sila naging matalik na magkaibigan. Tara, basahin natin ang bagong kwento. Ang kwento ay pinamagatang Ligtas na si Lolo ni Baby LCM Jove. Masayang-masaya ako nang dumating sa buhay namin ang mga alaga kong aso. Malaki at matapang si Rambo, samantalang maliit at malambing naman si Kisoy. Jay, pinaliguan mo na ba ang mga alaga mo? Ang tanong ni tatay. Tisoy! Tisoy! Rambo! Ligo na tayo! Ang pasigaw kong tawag sa kanila. Mabilis ka talagang kumilos, Tisoy, kahit pilay ka. Sabay tapik ko sa kanyang ulo. Hindi kasi nito maiwasan ang humaharurot ng motorsiklo kaya takot na itong lumabas ng gate. Wow! Mabango na naman kayo! Siguradong ganado na naman kayong kumain yan, ang sabi ko. Pagkaraan ng tanghalian, maingay na namang naghahabulan si Natisoy at Rambo. Maya-maya, bigla na lang na nagtahulan ang mga aso. Walang tigil. Ay, istorbo naman! Ang sarap pang mahiga, ang reklamo ko habang papalapit sa mga kumakahol na aso. Ano bang ingay yan?
ang pasigaw kong lapit sa kanila. Lolais ko! Lolais ko! Nakahandusay sa lupa ang di makagalaw kong lolo habang hawak ang kanyang dibdib. Dali-dali namin sinugod siya sa ospital. Salamat sa Diyos! Ligtas na si Lolo Isko! Tunay niyang sa kagipitan, ang mga aso ko'y maaasahan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan? Sino? Tama! Sila ay sina Jay, Tatay, Rambo, Tisoy, at Lolo Isko. Saan nangyari ang kwento? Sa bahay ni Jay. Ilarawan mo ang dalawang aso sa kwento. Si Rambo ay malaki at matapang na aso, samantalang si Tisoy ay maliit at malambing. Ano ang nangyari kay Lolo Isko? Nakaligtas ba siya? Si Lolo Isko ay nakahandusay sa lupa. Opo, nakaligtas si Lolo. May sasalaysay mo ba ang mga mahalagang pangyayari sa kwento? Kaya mo bang isalaysay? Tingnan natin. Kumusta? Napakaganda ng kwento, hindi ba? Narito ang mga mahalagang pangyayari na hinamang sa kwento. Basahin natin at kilalanin natin ang bawat bahagi ng kwentong pinamagatang Tigtas na si Lolo. Okay, dito tayo sa letter A. Masayang masaya ako nang dumating sa buhay namin ang mga alaga kong aso. Malaki at matapang si Rambo, samantalang maliit at malambing naman si Tisoy. Letter B. Ano bang ingay yan? Ang pasigaw kong lapit sa kanila. Lolo Isko! Lolo Isko! Nakahandusay sa lupa ang di makagalaw kong lolo habang hawak ang kanyang dibdib. Letter C. Salamat sa Diyos! Ligtas na si Lolo Isko. Tunay ngang sa kagipitan, ang mga aso ko'y maaasahan. Aling kahon ang kinalalagyan ng unang bahagi ng kwento? Saan dyan yung unang bahagi o yung unang nangyari sa ating kwento? Letter A, letter B, o letter C? Tama, sa kahon A. Dito makikita ang tauhan at tagpuan, kaya tinatawag itong simula ng kwento. Ano ang naramdaman mo sa pangyayaring makikita sa kahon B? Anong naramdaman mo nung nalaman mong nakahandusay ang lolo ni Jay? Tama, nakaramdam ka ng matinding damdamin, pagkabigla, takot at awa sa kanyang lolo, tama? Ito ba ang may pinakamataas na aksyon sa kwento? Tama, ang bahaging ito ang tinatawag na kasukbulan ng kwento, kung saan makakaramdam ang mga nagbabasa o yung mga tauhan sa kwento ng matinding damdamin. Yan ang tinatawag nating kasukdulan ng kwento. Ano naman ang naramdaman mo sa huling kahon? C. Siyempre, masaya at ligtas na si Lolo. Nabawasan ang pag-aalala. Nagpasalamat. Nagkaroon din ng kasagutan ang problema ni Jay. At ito naman ang tinatawag na katapusan o wakas na bahagi ng kwento dahil nagkaroon ng kasagutan ang nangyari sa tauhan.
lagi mong tandaan ang tatlong bahagi ng kwento. Siyempre, meron tayong pamagat at ang tatlong bahagi nito. Una ay ang simula. Sa simula, dito inilalahad o inilalarawan ang tauhan, tagpuan o maaaring mailahad din ang mga suliranin. Sa kasukdulan naman, makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang pinaglalaban. Ito yung pataas at pababang aksyon. At sa katapusan, ito ang resolusyon o kinahinatnan ng kwento. Ulitin natin, ano ulit ang tatlong bahagi ng kwento? Meron tayong simula, kasukdulan, at katapusan. Sa pagsasalaysay muli ng nabasang teksto o kwento, gumagamit tayo ng mga signal words kagaya ng una, pangalawa, sunod, at huli upang maisalaysay muli ang mga pangyayari na may tamang pagkakasunod-sunod. Ano nga ulit yung signal words? Meron tayong una, pangalawa, sunod, at huli. Maaari ring maisalaysay ng may wastong pagkakasunod-sunod ang teksto gamit ang mga larawan at pangungusap. Punan ng bilang isa hanggang lima sapat lang ng mga pangungusap ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng napakinggang teksto at isalaysay muli ang mga pangyayari pagkatapos ng maisulat ito gamit ang signal words. Una, pangalawa, pangatlo, sunod at huli. Okay. Ano kaya ang mauuna dito? Basahin muna natin. Pinaliguan si Tisoy bago ito pinakain. Nailigtas ni Natisoy at Rambo si Lolo Isko sa stroke at patuloy na siyang nagpapagaling. Paglalarawan kay Tisoy at Rambo. Nakita ni Natisoy at Rambo si Lolo Isko na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos kumain ng tanghalian, naglalaro ng habulan ang dalawang aso. Alin kaya ang nauna sa ating kwento? Ituro mo nga kung saan? Tama! Ang unang nangyari sa kwento ay ang paglalarawan kay Tisoy at Rambo. Naalala mo ba? Nilarawan ni Jay ang kanyang dalawang aso, si Tisoy at si Rambo. Ano naman ang sumunod? Tama! Pinaliguan si Tisoy bago ito pinakain. Pangatlo! Alin kaya ang pangatlo? Tama! Pagkatapos kumain ng tanghalian, naglalaro ng habulan ang dalawang aso. Alin ang pang-apat? Tama! Nakita ni Natisoy at Rambo si Lolo Isko na nakahandusay sa lupa. At ang panghuli o panglima ay nailigtas ni Natisoy at Rambo si Lolo Isko sa stroke at patuloy na siyang nagpapagaling. Ngayon, gamitin naman natin ang signal words para maisalaysay ang ating kwento. Una, paglalarawan kay Tisoy at Rambo. Pangalawa, pinaliguan si Tisoy bago ito pinakain. Pangatlo, pagkatapos kumain ng tanghalian, naglalaro ng habulan ng dalawang aso. Sunod,
Nakita ni Natisoy at Rambo si Lolo Isko na nakahandusay sa lupa. At huli, nailigtas ni Natisoy at Rambo si Lolo Isko sa stroke at patuloy na siyang nagpapagaling. Kung kanina, gumamit tayo ng signal words, ngayon naman, gagamit tayo ng larawan. Naaalala mo pa ba ang pagkakasunod-sunod ng kwento? Sige, tignan natin. Pansinin ang larawan nasa ibaba. Gabayan ng aso kung alin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Ilagay natin ang bilang 1 hanggang 5 sa loob ng kahon. Handa ka na ba? Okay. Ano ang unang nangyari? Ituro mo nga? Sigurado ka na ba sa sagot mo? Tama, yan ang una. Ano naman ang pangalawa? Tama, pinaliguan si Isoy. Pangatlo. Yan, tama. Naghabulan ang 2 aso, si Rambo at si Isoy. Pang-4. Tama. Nakita ni Rambo, ni Narambo at ni Isoy, si Lolo Isko. At pang-5. Pagaling na si Lolo Isko. Anong natutuhan mo sa araling ito? Sige, bigay mo ang iyong sagot. Tingnan natin kung tama. Tukuyin mo kung ano ang sinasaad ng bawat pahayag. Number 1. Ako ay ginagamit bilang isa sa mga signal words para sa katapusan ng pagsasalaysay ng isang teksto. Ano kaya yung ginagamit nating signal word kapag katapusan na? Yun ay? Tama, huli. Number 2. Ako naman ay natatagpuan sa unahan ng kwento kung saan ay maaari mo akong ilarawan. Ano kaya ito? Ito ay ang simula. Number 3. Maganda at kaakit-akit na gamitin para sa pagbuo at pagsasalaysay ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto. Ano kaya ito? Ito ay ang larawan. Number 4. Bahagi ako ng kwento na kung saan matatagpuan ang maaksyon ng mga pangyayari. Anong bahagi ito ng kwento? Tama, kasukdulan. Number 5. Pinag-uugnay ko ang pangyayari sa kwento mula sa una papunta sa 3 o sunod na bahagi. Anong signal words ang ilalapat dito? Tama, 2. Ngayon naman ay lapatan natin ng wastong bilang ang bawat larawan para sa wastong pagkakasunod-sunod. At isalaysay muli gamit ang signal words mula sa binasa. Nasaan kaya dito ang unang hakbang sa paghuhugas ng kamay? Ituro mo nga? Sigurado ka na ba sa iyong sagot? Ang unang hakbang ay ang tama! Bubuksan mo muna ang grifo. Ano naman ang 2? Tama! Kukuha ka ng sabon. 3. Tama! Ipapahid mo ang sabon sa iyong palad o sa iyong mga kamay. 4.
Yan. Lalagyan mo ng sabon ang singit ng iyong mga daliri. Panglima, maging ang iyong po, kailangan mo rin hugasan ng mabuti. Pang-anim, pati ang iyong palad. Mahugasan din ng mabuti. Pang-pito, ito na ang pagbabanlaw ng iyong mga kamay. Pang-walo, pupunasan mo na ng tuyong panyo o basahan ng iyong kamay. Dito nagtatapos ang ating aralin. Muli, ako si Binibining Emily, ang inyong guro sa Pilipinas. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin. Paalam!